The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grabbed her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early dawn, before dawn, he left and went up to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and finding on him, said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose I have come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Few days ago, I asked some of you to recall what was your dream when you were 15 years old. What was your dream when you were 15 years old? Maybe it's good also to ask you now, what was your dream? Can you still recall? The second question is, what happened to your dream? What happened to your dream? Were you able to achieve it? Are you happy about it? And what are your dreams now when you are already old? It's good to ask the question. Looking back, my dream was simply to finish college so that I will be able to work. Why work? So that you will be able to earn. Why earn? So that you will be able to buy what you want to buy. You know that I worked 10 years before I entered the seminary. I worked for 10 years. I am a licensed mechanical engineer. And those 10 years, there were days like the first reading that I feel so bored asking the question, ito na lang ba? Ganito na lang ba ang buhay? Na pagkaminsan, pagdating mo sa opisina, mapapagalitan ka ng boss mo kasi nag-away silang mag-asawa. Di ba? May mga pagkakataong ganun eh, nadamay ka lang. Ganito na lang ba? My dear friends, my brothers and sisters, what do you hope to buy? Have you bought it? Did it brought happiness? Two types of people. People who are successful and people who are happy. What's the difference between successful people and a happy people? A successful people is someone who was able to get what he wants. Who was able to get what he wants. Pag nakuha niya ang gusto niya, successful yan. Sino yung happy people? People who simply want what they get. Who simply want what they get. Wala silang masyadong gusto, pero nagpapasalamat sila kung ano meron sila. Nagpapasalamat sila. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Hindi lahat ng matagumpay masaya. At hindi lahat ng masaya matagumpay.
merong nag-message sa akin, isang misis, galit na galit siya sa mister niya. Bakit siya galit na galit? Pinorward niya yung message ng mister niya sa akin. Ano yung message ng mister niya sa akin? Kino-complain ng mister ng kanyang asawa, bungangera. So galit na galit siya kasi siya yun eh, hindi ba ba, ano? Hindi ako nag-comment, di ba? Mahirap na. Pero anong ibig ko sabihin? Walang problemang nasusolve dahil nagko-complain ka. Please listen. Walang problemang nasusolve dahil nagre-reklamo ka. Kailangan mong harapin ang problema at itanong mo, ano ang dahilan? Kahit ikwento mo, may mga taong yung problema nila sa bahay nila, kinukwento nila sa kapitbahay. Bakit? Nakakatulong ba? May mga taong may problema sa bahay, kinukwento nila sa opisina nila. Bakit? Nakakatulong ba sila? Huwag niyong kakalimutan, hindi lahat ng taong pinagkwentuhan niyo ng inyong problema, gustong tumulong. Yung iba natutuwa na may problema ka, buti nga sa iyo. Di ba, no? Hindi lahat gustong tumulong. Yung iba nga, gusto pang dagdagan ng problema mo. Kaya tandaan mo, walang problemang nasusolve dahil reklamo ka ng reklamo. Harapin mo. Harapin mo. Mga minamahal na mga kapatid, anong sabi sa pag-aaral? Anong sabi sa pag-aaral? According to the studies, many old rich men, many rich old men would marry a young woman or young woman not because they love, but because they think of their future and they need somebody who will take care of them. Can you imagine? Ang pag-aasawa ay hindi na tungkol sa pag-ibig, tungkol na sa pakinabang. Diba, ano? Kaya, may mga batang babae, pag niligawan sila ng matatandang lalaki, ang tanong nila, are you rich? Hindi nila tinatanong, do you really love me? Ang tanong nila, are you rich? Di po ba? Anong may papayo ko? Anong may papayo ko? Kung iniisip mo lang ang iyong pagtanda, at naghahanap ka ng mag-aalaga sa iyo, huwag kang mag-aasawa. Maghanap ka ng caregiver. At least pag hindi kayo nagkasundo, tanggalin mo. Pag kumuha ka ng asawa, pag hindi kayo nagkasundo, hindi mo na matatanggal. Diba? Ano ibig ko sabihin mga minamahal na mga kapatid? Sometimes the problem we create or the problems we have are product of our irresponsible decisions. I have said this before. You can never solve a problem that you yourself create. You can never solve a problem tapping from the outside a problem that you yourselves create. Kaya nga, bago ka kumilos, itatanong mo, saan ba papunta ito? Ano ba kinabukasan nito, hindi po ba? Upang hindi mangyari sa iyo nangyari sa unang pagbasa, natutulog ka sa gabi at wala kang inisip kailan kayo matatapos ito. Di ba? Yung iba nga mag-asawa, walang inisip kailan kaya mamamatay ito. Di po ba? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, yung bang nag-asawa ka, na feeling mo yung makukuha mo tagapagligtas sa iyo? Wala. Si Kristo lang tagapagligtas. Huwag mong aasahan yung mapapangasawa mo magiging tagapagligtas. Think about it. Think about it. Ano sabi ko doon sa binata? Father, pagdasal mo naman na makapag-asawa ako. Bakit mo gusto mag-asawa? Nalulungkot na ako, Father. Ano sagot ko? Totoy, huwag ka mag-asawa. At least alam mo, ikaw lang ang malungkot ngayon. Di po ba? Ano? Bakit? Pag nag-asawa ka ba? Yung bang mapapangasawa mo tuwing umaga, nandun sa paanong, good morning, good morning. Nakakatuwa ba yan? Di ba? Hindi naman ganun ang pag-aasawa.
Yung bang kursong kinukuha mo? Alam mo ba kinabukasan mo? Ask yourself. Ano ibig sabihin? Because we have failed to understand who we are, then we failed to make a choice that will bring us peace. Again, because we have failed to know who we are, then that's the reason we have failed to make a decision that will bring us peace. Maliwanag kay Jesus sino siya. Kung may sakit, pagalingin. Pero alam niya, kailangan niya magdasal. Kahit hinahanap siya at sasabihin dito tayo, hindi. Alam ko kung sino ako. Alam niya kung sino siya. Ang tanong sa gabing ito ay, alam mo ba kung sino ka? Sabi ng mga classmate ko, Father, maiksi na lang ang buhay natin. Umattend ka naman ng recollect, umattend ka naman ng reunion. Baka hindi na tayo magkita-kita. Di ba? Ano sagot ko sa kanila? Pari ako. Hindi naman ako na-ordain para sa reunion. Di po ba, no? Yung pamilya ko nga, pag Pasko, halos di ko makita. Yung pamilya ko nga, pag New Year, halos di ko makita. Bakit? Pari ako eh. Alam ko ang prioridad ko. Alam ko ang prioridad ko. May mga bagay na gusto kong bilhin pero hindi ko mabili. Bakit? Pari ako eh. Gusto mong magmura, hindi ka makapagmura. Bakit? Pari ka eh. Hindi po ba, ano? Oh, totoo naman. Nagtitimpi ka, di ba? Ang iniisip mo lang, oh, hindi ko naman tinatago ang sama ng loob ko pag nakakapagbigay, pag may pagkakataon. Ha? Inaamin ko, nagkakasama ako ng loob. Bakit? Hindi naman ako bato. Hindi naman ako bat. Di ba? Kaya nga nung may kaaway akong pari, ano sabi ko kay Bishop Sok? Pag nakita ko yan, sagasaan ko yan eh. Di ba? Bakit? Tao ka naman, di ba? Mahalaga yun. Bato lang ang hindi nasasaktan. Pag nasasaktan ka, alam mo may damdaming ka. Kaya nga may gabing hindi ka makatulog. Di po ba? Ano? May gabi hindi ka makatulog. May gabi nag-aalala ka. May gabi natatakot ka. May gabi nagtatanong ka, magigising pa kaya ako bukas? Di ba? Tanggapin natin yun. Hindi tayong may hawak ng ating buhay. Pero at least, may kakanyahan tayong magdesisyon para sa ating bukas. Maliwanag kay Jesus. Diyos ako. Nagkatawan tao ako. Hindi ako dito pa... Puro milagro lang. Kailangan kong pagalingin na may sakit. Hindi lang yung mga kamag-anak nyo ang pwede kong pagalingin. Alam ko ang tungkulin ko na dapat pumunta ako sa ibang bayan para magsalita. Di po ba? Ano sabi sa second reading? Woe to me! Kalunos-lunos kung hindi ko nagagampanan ang aking pagkatao. Woe to me! Hindi naman wow! Wow, kahabag-habag ka. Ano ibig ko sabihin? Maliwanag ba sa'yo na may asawa ka? Hello? Iba sa atin, hindi maliwanag may asawa. Anong patambay-tambay mo dyan sa Starbucks? Binata ka ba? Di ba? Si Father galit na naman sa Starbucks. Hindi ako galit. O di, sa coffee bean? O saan? Saan ka tumatambay? Bakit ayaw mumuwi? Bakit ayaw mumuwi? Di ba? May asawa ka. Mga minamahal na mga kapatid, may trabaho ka. Di ba? Magandang itanong, hindi natin nagagampanan ang ating mga tungkulin kasi hindi natin tanggap kung sino tayo. Kung binata ka, lahat ba ng babae dyan, papatusin mo? Kung dalaga ka, lahat ba ng lalaki na mukhang mayaman, papatusin mo? You ask yourself. Nakikiraan lang tayo dito. Isipin mo, pag tiningnan ka ng Diyos, hindi ka ba kahabag-habag? Di po ba, ano?
hindi ka makahabag-habag. Parehas lang. Ano sabi ko? May pera ka o wala? Pag naghihingalo ka sa hospital, parehas lang itsura. Nag-chaplain ako eh. Nag-chaplain ako ng 10 linggo sa Philippine Heart Center. Parehas lang ang itsura ng mayaman at mahirap na naghihingalo. Parehas lang. Parehas lang. Parehas lang ang tagas ng dugo pag nasaksak. Parehas lang ang sigaw pag bali ang buto. Parehas lang. Mga minamahal na mga kapatid. Katoliko o hindi, pagpasok mo sa hospital, sa kwarto, alam niyang chaplain ka. Magagalit sila. Sabi ko, hindi naman ako dito para i-convert kayo. Tinatanong ko lang, gusto niyo bang ipagdasal kayo? Di ba? At sasabihin ng ibang sekta, no. Oh, di, no. Alam mo, pilitin ko sarili ko, di ba? Ayaw mo, di ba? Tapos, pag naghihingalo na, pakitawag naman ang chaplain. Sabi ko, no. Di ba? Woe to you if you fail to understand who you are. Kaya nga pinapaalala ko doon sa mga anak, bago kayo sumagot ng balagbag sa inyong mga magulang, alalahanin niyo kung sino kayo. Sapagkat ang inuugali ng mga anak sa kanilang mga magulang, ay ano, may kapalit na pagpapala o kaparusahan pagdating ng araw. Mga minamahal na mga kapatid, hindi yung simba ka lang ng simba. Tinatanong mo, Panginoon, kumusta po ba ako? Upang pagdatulog ka sa gabi, hindi ka natatakot. Diba? Hindi ka natatakot. Sabi nga nung isa, alam mo, Father, simula nung nadinig ko yung homily mo tungkol do sa hindi na nagising, nagbibihis na ako pag ako'y bago matulog. At least, mabuti naman, di ba? Ano? Mabuti naman. Para pag nakita kang hindi ka na nagising, oh, wow. Maayos, ha? Maayos, di ba? Ano? You do not know. Why? Because life is short and death is certain. It's not about success. It's not about being happy. It's all about meaning. Meaning is always about purpose. Amen. Going back to what I've said, my brothers and sisters, it is not about being successful or happy. It is not being sick or healed or healthy. It's about meaning. Meaning can only be achieved by knowing our purpose. We can only know our purpose if we know who we are. Do not forget this. Who we are today is never about our dreams. Who we are today are results of our choices. Do not forget that. Who we are today is never about our dreams. It's about our choices. Hindi naman ako namili ng asawa mo. Kaya huwag kang magre-reklamo tungkol sa asawa mo. Hindi po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, mahirap yung masaya ka, successful ka, pero pagharap mo sa Diyos, sasabihin sa'yo ng Diyos, kahabag-habag. Why? Because you have failed to know your purpose. Pray. Do not forget to pray. Do not forget to serve the poor. And do not forget to live your life well. Because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well. Because you might be the only Bible people are reading today. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.